ya Hawa, Isha ya Hawa say, ang may likha ng aping buhay, Aba ya Hawa. Bawa kartawa, bawa kartawa. Happy Sabbath, Happy Sabbath. So ngayon ito, parang na lang ang ating Abay Hawa Alhayam. Abay Hawa Alhayam. Bahasa Masyayak Yahawasyay. Bahasa Masyayak Yahawasyay. Bahasa Merakwakadas. Bahasa Merakwakadas. Kuam Yasarala. Kuam Yasarala. Okay. Kuam Yasarala, buong Pilipinas. Batiin natin ang ating mga Hebrew Israelite na mga remnant na nandito sa bansang Ofer na naging bansang Maharlika at naging bansang Pilipinas. Batiin natin una sa lahat ang ating kapwa Hebrew Israelite sa Digos, Davao del Sur, si Pastor Junard Cabasag, ang kanyang pamilya at ang buong kapatiran doon. Happy Sabbath sa inyo dyan, mga kapatid ng mga Hebrew Israelite. At doon din sa Cebu, sa may Toledo City, si Pastor Sabad Yaala. Ang ganda ng uniforme ninyo na may mga teritas. No, napanood nila sa IP. Nangaraw, may street preaching sila eh. Burihin natin ang ating Abay Hawa sa Cebu, sa Toledo City. Pinangunahan ni Pastor Sabad Yaala. At sa Ahoy, Iloilo, pastor na doon ay si RG, GR, Gilad Adagaw at si Pastor Melty Masohon. Kumusta kayo dyan sa Ahoy, Iloilo? Happy Sabbath! At ang ating main assembly sa Kalookan, binabati ko rin ang aking maysan na bishop na rin, si Bishop Charmel Boy Alima. At ang kanyang mga pastor doon, si Pastor Pio, Oliveros. Pastor Payne Oliveros, Pastor Orly, Pastor Orly Magbanwa, Pastor Nel Malabayabas, Pastor G.R. Carbonel. At ang isang daughter assembly sa Kalookan pa din, Badang Malabon, ay Pastor Ricardo de Los Santos. At doon sa Santa Maria Bulacan, isang daughter assembly doon, under ni Misha Carmel Buenima. At batiin natin ang ating isang daughter assembly sa Liangan, Bacolod, Lanao del Norte. Ang pastor nila doon ay si Pastor Corazon Castillo. Binabati ko kayo lahat dyan, mga kapatiran ng mga Hebrew Israelite dyan sa Lanao del Norte. Malapit yan sila sa Kauswagan. So, binabati ko kayo at ang mga kapatiran ng mga kabataan dyan. Kumusta kayo mga bata? Tuloy-tuloy lang tayo. We are the end times. Nasa mga huling panahon na tayo, huling mga oras. We are now in the last hours or last 2 minutes. So mga bata, kumusta kayo dyan? Tuloy-tuloy lang kayong maglilingkod sa ating tunay na tagapagligtas, Masyayak Yahawasyay. Huwag kayong pasaway kay Pastora Corazon, sumunod kayo. Dahil yung mga bata kasi minsan, pero sa tingin ko, mga babae itong mga bata dyan. Mga mababae, lalo nagmatulog, super bait talaga. So, purihin natin si Abay Hawa.
Palakpakan natin ang ating Abay Dahawa, Alhayam, Masyayat Dahawatay, and Masang Rawakadas. Ngayon, dadako na tayo sa topic natin. Who was really born on December 25? Sino ba ang totoong pinanganak noong Disyembre 25? Sino ba? Dito natin malalaman kung sino ba ang pinanganak sa mga buwan na yan. Dito mayroon ba pinanganak December 25? Kayong nanonood sa YouTube channel, pinanganak ba kayo ng December 25? Okay. Dito sa mga nakasulat, titingnan natin kung sino-sino sila ay basa. Basahin natin ng English. Birthdays of the Savior of God's worship on December 25. Ang mga kaarawan ng tagapagligtas na Diyos ay sinasamba sa ika-25 ng Disyembre. Hermes. Buddha. Krishna. Horus. Hercules. Adonis. Dionysus. Zarathustra. Jesus. Mithras. At Titanus. Mayroon ditong wala nakasulat, pero babanggitin natin mamaya. Pansinin mo ha? Ang mga karawan ng tagapagligtas daw, na Diyos ay sinasamba sa ika-25 ng Disyembre. Sinasamba. Sa December 25. I-cross dapat yan. Kasi naklaro dito. Dapat cross yan yan. Kasi maganda dito eh. Dito ang bubuksan sa kabila. So, pansinin mo, ilan sila ang pinanganak ng December 25? Onas, Hermes, Foreign Angel to. Buddha, hindi kilala mga Buddhism. December 25 eh. Si Krishna, sa Hindu. Si Horus. Foreign Angel. Hercules, Foreign Angel. Adonis. Ayan. Nandito mga yero. Ayan. Si Dionysius. Fallen Angel. Saka Prostra. Fallen Angel. Ito yung Jesus. Dito, ginagay pa nila dito na 3 BC. Okay. At dito tayo makatutok mamaya. Si Mitra. Tamos. Lahat na ito, pinanganak December 25. At sinasamba sila. That's why na ang buong mundo, Christianity, Hinduism, Buddhism, ay nakatutok sa December 25. At yan ay mga fallen angel. Pinagsak ang fallen angel, pasaway, anong labas nila? Demon, Satan. Yan ang sinasamba ng mundo ngayon. Sinasamba ang mga demons. Mga Satan. Kasi hindi lang isang Satan, maraming Satan. So yan ang nangyayari. Si Yahweh siya noong 6 BC to 78, kilala siya. Dito siya kilala. Kasi 3 years old na siya, then pinanganak si Yahweh siya September 11, 3 BC. 3 years after, galing sila sa Egypt, pagbalik nila sa Israel, sa Galilee, kilala siya dahil maraming mga himala na mga sakit at karamdaman pinagaling niya. Yung baby Yahweh siya. So, popular si Mashiach Yahweh siya 6 BC up to 78. Tapos 78 kasi ninakaw ang Bible, yung original Tanakh, ninakaw ng Roman Empire. Yung inusog nila, ang Israel, ay napunta sa Roma.
at pinapalitan ang lahat ng mga pangalan ng mga fallen angel. That's why ang Bible ng gamit ng buong mundo ngayon ay Satanic Bible na 66 book. Kasi puro Satan, mga fallen angel ang pinapalit, yung God, yung Lord, yung Amen, yung Jesus, yung Lord, yung Panginoon, Jehovah, Yahweh. Puro mga fallen angel yan. Satan yan. Demon. Ngayon, sumikat si Jesus dito na sa 1769 up to present. Pero, nalikha siya noong December 25, 1524 AD. Dito siya nalikha. Kumbaga, ito yung kaarawan ni Jesus Christ. December 25 din. 1524. I-prove natin to. Hindi naman siya yung tulad na pinanganak na Galisanggol. Yung paglikha. Malaki na siya. Parang kapanganakan niya. Ito. I-prove natin ha. Ah, basa na. What is Jesus' true identity? Who is the real Jesus? Ano ang tunay na pagkakakilanlan ni Jesus? Sino ang tunay na Jesus? Yan. So, kayong mga nanonood sa YouTube channel, na maraming hindi kayo nakaalam dahil yung Bible na hawak nyo, akala ninyo yun na yun. Umaasa kayo sa 66 book, pero ang totoong Bible, yung kumpletong aklat ay 777 books. 3-7-7. 66 lang ang pinalabas, ginawang apocryphal books ang 711. Na ibig sabihin na apocryphal book, nakatagong aklat. Tinago nila. Eh ngayon, ang Hebrew-Israelite, lalo na sa Ethiopia, ang aklat ay 120 books. So, very ignorant talaga ang mga tao. Naka-istila sila sa 66. Linglang ang buong mundo. Satanic Bible, puro Satan ang nakalagay doon, mga fallen angel. So, hindi talaga ninyo nakilala sino to. Pero, ngayon, ibubulgar natin to kung sino ito. Expose natin to. Para malaman nyo, kung hindi kayo maniniwala sa expose ko ngayon, bahala kayo. Kaluluwa po ang nakataya ninyo. Akala nyo mamatay kayo sa langit, ipapunta. No. Itong Jesus, taga-imperno, Satan yung dadalhin kayo sa imperno dito. Kasi taga-imperno to eh. Foreign angel, Satan to eh. Hindi lang alam ng mga tao sa buong mundo, masyadong napamahal, kasi naghimala daw. Siyempre, hindi naman makalinglang si Satanas kung niniwala sa himala. Hindi siya makalinglang. May himala talaga siya para malinglang niya tao. So, anong original ni Jesus Christ? Nagsimula yan dito. Vegan God. Sino yan to siya? Marami ito mga polinier. So, Osiris, Apis, Chios, Lucius, yung nag-birthday ng December 25, Helios, Hades, and Chios, noong 3000 BC pa, up to 305 BC. Ito ang sinamba. Eh, ito kilala kong Satan eh. Nabanggit ito sa Book of Maccabees. Chapter 4. Nabanggit ko, si Satan to. Ito lahat Satan ng awano, demons to eh. Mga fallen angel lahat yan eh. Tandaan mo, 3000 BC. Pagdating ng 305 BC, ang kinakilala na nila sa Egyptian God nila, sa Greco-Egyptian God, si Serapis Christos na. Dito nagsimula ang salitang Christianity, Christiano. Ang lahat ng maniniwala ito, tinawag na Christian. Mamaya madahanan natin. 305 BC, up to 325 AD. Paglipat ito, ang nakapangalan pa dito ay hindi pa agad pangalan na Jesus Christ. Jesus Christos pa. Jesus Christos. Pag-start ng 325 AD, ang pangalan ay Jesus Christos pa. Hindi pa Jesus Christ. Kailan naging pangalan ang Jesus Christ? Ito? Hindi. Diretso tayo sa Tagalog. O, basa. Konseho ng Nicaea 325 AD.
sa konseho ng Nicaea sa ilalim ni Emperor Constantine at Bishop Cassius ng Cordoba. Si Serapis Christos, ang Diyos ng Greco-Egyptian, noong 1524 AD, pinalitan ng pangalan si Jesus Christos kay Jesu Cristo. Opisyal na ipinahayag na si Jesu Cristo ay kapantay ng Diyos mula sa sangkap ng Diyos. Ipinanganak na Diyos mula sa Diyos at ang bagong hindi ipinahayag na kapalit para kay Serapis Christos. Oh, anong kapalit ni Serapis Christos? Dumaan noong 325 BC yung Jesus Christos. Ngayon, pinalitan nila pagdating ng 1525 AD, Jesus Christ na ang nakalagay. 1524 AD. Pero itong 325 AD, ay Jesus Christos pa sa pangalan. Jesus Christos. Mula sa Serapis Christos. Ngayon, pagdating ng 1524 AD, naging Jesus Christ. Ano itong araw na nabuo din ito? December 25. So, talagang pinandidigan nila na nabuo, parang napanganak si Jesus Christ, December 25 talaga. Nakalagay nito, mula sa sangkap ng Diyos, pinanganak na Diyos mula sa Diyos, at ang bagong hindi pinahayag ay kapalit para kay Serapis Christ. Hindi tinago nila, hindi nila pinahayag na galing yan sa Serapis Christos. Ang Serapis Christos galing rin kay Diyos. O marami sila doon nabanggit. Yan ang istorya, yan ang alamin ninyo, mga pastor, mga bishop. Masyado kayong luya na luya kaysa Jesus Christ. Ay piki naman yan, hindi kayo nadalhin sa langit yan, dahil sisitan po yan, o imbinted, pinanganak siya, hindi pinanganak na galing sa laman. Yung pag-imbinto, parang kapanganakan, sinabi nito, oh, pinanganak na Diyos mula sa Diyos. Dito nangyari yan sa 1524 AD. Yan po ang totoo. Mag-reserve po kayo dahil kaluluwa po ang nakataya ninyo. Pag hindi kayo, kampante na kayo sa 66 mo, akala nyo okay Bible yan. Satanic Bible po yan. E paano kayo dadali sa langit? Ang pinapatayan nyo satanic Bible. Hindi kayo sitan kayo dadali. Sa impyerno. Kawawa naman. Tapos ilan-ilan na kami mga Messianic, mga born again Messianic, sabihin nyo kami ang mali. Paano kami maging mali? Original Bible ang sinasandala namin. Original Bible. Saan ang paniwalaan mo? Original Bible o mga salin-salin na? Na pinapalitan na ang pangalan. Mag-isip kayo dahil kaluluwa po ang nakataya. Pag once matigop kayo, dahil lahat naman tayo matigop eh. Magugulat kayo sa impyerno ng kayong bagsak. Pero wala na. Huli na lahat. Gayon pa lang, mag-isip kayo. So, pansinin mo ha. I-celebrate ito sa buong mundo, lalo na kakristanuhan. December 25, 1524 AD. Kasi dito talaga siya naisilang eh. Nabuo, nalikha ang kanyang pangalan mula sa sirap, mula sa Jesus Christos. Ang Jesus Christos mula naman kay Serapis Christos. Ang Serapis Christos mula naman kay Helsios. At iba pa. Yan ang pag-evolve. Nangyayari na kailangan talaga aralin. Kasi madali na ang pag-aral ngayon. Hindi na tayo pupunta sa library. Lahat ng information nalalaman natin. Pati Hebrew, pwede matranslate natin ng English o Tagalog, anong lingwaheng gusto mo. Original Hebrew Bible, matranslate na. Kasi kung nung araw pa lang matranslate, nung araw pa mabubulgar si Satan. Yan ang katotohanan. Ngayon, pansinin mo paano nila ginawa, ha?
Yung hayahawak siya ay na original corn, pinupost ko nga yung sa Isaiah 9:6, nakamangha-mangha. Mangha-mangha talaga, yahawak siya ay. Mangha ka, kasi kawit siya sa yahawak asa yamaha at kawasaki. Sinabi ko na, no? Parang hapon. Original, yahawak siya ay. Ginawa lang Yosua. Kasi pag i-English mo talaga siya, Yosua. Tingnan mo ang Book of Joshua sa original Hebrew. Yahawas siya yung nakalagay doon, pagbasahin mo. Pag i-translate, Yosua. Kaya pagka-translate ka ng Yahawas siya, ang babagsak talaga, Yosua. Kasi yan talaga ang English dito sa Yahawas siya. Hindi Jesus Christ. Ngayon, ginawa nilang Yosua. Tinanggal yung letter H para mapasok yung isos transliteration of Yeshua. Ganun, nagbabawa sila ng mga litra. From Yahawashai, sa English ay Yeshua, tinanggal ang S, ito ay naging Yeshua, tapos tinanggal ito ang S naman, naging isos, tapos sa Latin, naging isos, tinanggal ang O, at ang I, pinilitan J, babagsak Jesus. Nagtitiwala kayo dito dahil lang sa paniwala ninyo sa 66 book na fake news. Hindi ito. Kung titingnan mo, kahit palang sa letter G, walang letter G ang Hebrew alphabet. Dito lang isa mag-question na eh. Na ito, fictitious tong pangalan. O, ano kalabasan? Ang Serapis Christos ay naging Jesus Christ. O, kawit ni sila. O, anong nakalagay nito? What were the worshiper of Serapis Christos called? Ano ang itatawag sa mga nagsasamba kay Serapis Christos? The worshiper of Serapis here are called Christian. Doon sa Egypt, yung 305 BC, doon nagsimula ang salitang Christian. Tinatawag ng mga Kristiyano ang mga naniniwala kay Serapis Christos, yung sumasamba kay Serapis Christos. So, attention kayo mga Kristiyano, mga born again Kristiyano, hindi bali yung Katolik. Dahil talaga sila naman talagang ugat dito sa kasamaan eh. Tapos akala yung mga born again Christian, mga Protestante, nakalaya kayo. No, hindi pa rin kayo nakalaya. Dahil yung Bible na ginamit, yung Bible nila. Eh ano yung mga debate sa ano, yung Catholic Defender? Sabi na kayo mga born again, wala naman kayo Biblia eh. Yung ginamit yung Biblia, Biblia namin yan. O tama, Biblia na Catholic yung ginamit niyo. Dapat kayo mga born again Christian, Bible na original ang gamitin nyo. Huwag yung Bible na Katolik. Kasi dyan kayo nalinglang eh. Kala nyo, Kristiyano ako, born again Christian. O, worshiper ka ni Serapis Christos. Doon pa ng 305 BC. Those who are devoted to the God, Serapis. Yan. Who are the worshiper of Serapis? Yes, there those who worship Serapis are in fact Christian. Are those who call themselves bishops of Christ are in fact devotees of Serapis. Baka sabihin nyo, bishop kaya ko eh. Ang salitang bishop kasi overseer. Bishop. Ang pastor ay nangalaga ng tupa. Ang bishop ay pinaragaan niya ang mga pastor. Overseer ang bishop sa mga pastor. Ang pastor naman ay nagbabantay, nag-alaga, nagpapakain ng mga tupa. So, biblical yan. Porket bishop, akala nyo mali na. Hindi. May bishop sa kasamaan, may bishop rin sa katwiran. Ganon.
ay importante yung aral na sinunod mo, pinampalamarataan natin at pinamumuhay. Ah, Serapis Christos. Again, Jesus Christ na. Serapis Christos. And now, Jesus Christ. Kasi itong Jesus ay galing sa Hercules. Si Hercules, si Itan. Itong Christo ay Christ ay kay Serapis Christos. That's why, kung titingnan mo ito, dalawang fallen angel to. Ito, isang fallen angel, ito another fallen angel. Ang pangalan Jesus Christ, ito si Hercules, ito si Serapis Christos. Dalawang fallen angel na naging Satan. O, mga demons. That's why, si sa Greek ay Zeus, sa Latin ay Diyos, sa Tagalog ay Diyos, sa English ay God, si Zeus, Satan. That's why ang gamit yung Bible ay Satanic Bible kasi nakalagay God, Diyos, nakalagay doon. Diyos, Diyos, sino yan? Satan. Yan ang hindi nyo nalalaman na habang hindi pa kayo mamamatay, kasi lahat naman tayo mamatay. Pag once mamatay tayo na mali ang paniniwala, mali ang panampalataya, akala ba ninyo sa langit papunta? Sabihin nyo kayang tama. Ano ba yung sinabi ni Yahusay? Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Kunti na makadaan doon. Papuntang katotohanan sa buhay na walang yan. Pero maluwag, malapat, malapad ang daan papunta sa kamakan. At marami ang dumaan. Marami. Ano ba ang pinakamaraming member na religion sa buong mundo? Christianity. The biggest religion in the world, Christianity. Yun yung daan na malawak na pagtungo doon, kapahamakan, dagat-dagatang apoy. Yung mga Messianic, ilan na kami? Mga born-again Messianic. Kami ang dumaan na makipot na pintuan na ang dulo ay buhay na walang hanggan. Yan ang gusto ko ipaliwanag sa inyo, mga viewer ng YouTube channel. Satan has many names. Di ba ang dami mga pangalan? Yung nag-birth ni December 25. Puro mga Satan, mga fallen angel yan eh. One of them is Jesus. Maraming pangalan ang mga fallen angel. Maraming fallen angel. Maraming Satan o demons. At isa dito, si Jesus Christ, yung pinawalaan ng buong mundo. Pinapaniwalaan at inaasahan na pagdating ng panahon na siya ay mamatay, sa langit siya mapunta. Akala mo lang yon, kasi dito kayo nakasandal eh. Eh, sino to? Satan niya yan, o? Satan. Tingnan mo yung simbolo nilang kamay nila. Dito sa Greek, sa Revelation 13:18, ano nakalagay rito? 66. Ang salitang ito, ito ay Tagalog nito, di ba? Ito, isi sigma. Symbolic 666. O, basa ka sa Tagalog. Kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang, simbol ng halimaw, sapagkat ito'y bilang, simbol ng isang tao. Ang bilang o simbol ay 666. Ang simbol na 666, hindi lang isang tinutukoy na 666. Ang dami. Pati nga ikaw magbasa ka ng Bible na 66 book. Hawak mong Bible 66 book. Eh ang tao number 6, kasi tayo nilikha. At ang pinanggalingan natin ay kay Adan. Nilikha si Adan pang 6 na araw. So ang number ng tao, number 6, nagbasa ka ng 26 na aklat na 66, ilang 6 na? 3 na. That's why nga ang dapat
Ang tamang ang Bible lahat ay aklat ay 777 books. This is Sigma 666. Ano? Sigma 3. Yan. This is Sigma. Tingnan mo forma ng kamay. This is Sigma. Kayo, paano natin na-prove itong Jesus? May mga pangalan, katapat ng number ng bawat litra ay 66. Ito yon. Ito yung letter A hanggang J. Ang 1 to 26 litra ay i-times mo sa 9 lahat. Tapos, 9 times 1 times 9 equals 9. Ito na. Ito na yung final number niya. Kayo, ang salitang Jesus, itong G ay 90. Nasaan ang G dito? Ito. 90, di ba? Yan. Buo na. Ang total, 66. Pati cross. Si Awas ay hindi naman namatay sa cross eh. Nakabitin sa punong kahoy. Ang cross, symbolic, 666 din. Pati Lucifer. Mga po, naging Christian, naglagay ng cross. Sa libingan, mamatay, maglagay ng cross. Never, di tayo maglagay ng cross sa libingan. Sabi ko, pag mamatay, wag lagay cross yung libingan. Simbolic, 666 yan. Shitan yan eh. Ma-ownership ka ni Shitan dyan. Lucifer, cross, Jesus, 666 lahat yan. Tingnan mo ang cross ha. May baliktad, may pinang. Tayo, tingnan mo. Shitan. Tapos, ginagyan pa nila tila. Symbolic ng ahas. Yung tila pa ganon. Tingnan mo ha. Namatay daw sa cross. Eh, si Jesus Christ. Hindi naman Jesus Christ ang totoong Savior eh. Lagay lang. Isisigma. 66. 66. Pero ang totoo, ikamatayan ni Yahweh siya, yan! Nakabitin sa punong kahoy, o Yahweh siya ay. Mababasa yan. Sa talata, dinago na nila. O nga, ito, ipaprobe natin. Basa. Galatians chapter 3, verse 13. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Mashiach na naging sumpa sa ganang atin. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So, kahit sa Babylonian Bible, ito ang nakasulat pag sa Galatia chapter 3, verse 13. Kahit anong version, King James man, American Standard Bible, o Good News Bible, o Magandang Balita, eto. So, si Awasay, namatay na nakabitin sa punong kahoy kasi ang punong kahoy ay yan ang isa sa mga death penalty noon sa Israel. Dalawa kasi ang death penalty. Babatuhin hanggang mamatay o ibitin sa punong kahoy. Ang yan ang karumal-dumal na kasalanan. Ngayon, si Yahweh namatay, nakabitin sa punong kahoy para yung sumpa natin na mga elect, na mga seed of the woman ay mapunta sa kanya ang sumpa natin. At napunta sa kanya, wala na sa ating sumpa. Doon tayo nagkaroon ng katubusan. We have obtained eternal redemption through the blood of Yahweh Shai, dead on hanging on the tree. Yan po, ito yung batas ng Israel, ha? Sabi ni Nicodemo, di ba sabi ni Nicodemo, hatulan niya siya, si Yahweh Shai, ayon sa inyong batas. Ito yung batas, basa. Ito chapter 21, verse 22 to 23. Kapag ibinitin ninyo sa punong kahoy ang bangkay ng isang taong pinatay bilang parusa sa nagawang kasalanan, hindi dapat abutan ng gabi ang bangkay na iyon sa ganoong kalagayan. Kailangan siyang ilibig sa araw ding iyon, sapagkat ang ibinitin sa punong kahoy ay isinurpa ng malayam. Kapag hindi ninyo inilibing agad, madadamay sa sumpa ang lupaing ibinigay sa inyo ng alayang ninyo.
taong si Yahawah. Oh. Ano sinabi ha? Kahit anong Bible to, kahit Satanic Bible, ito pa rin nakasulat. Deuteronomy chapter 21 verse 22 to 23. Isa sa mga death penalty ay ibibitin sa punong kahoy. Yung una, babatuhin hanggang mamatay yung ginawa nila kay ano? Sino yung binato? Oh. Stephen. Ngayon, si Yawasay, kasi sinabi ni Poncio Pilato, wala po natin isang kasalanan sa tao ito na dapat siya hantong sa kamatayan. Eh, ginigit ng mga Hudyo, sinursula ni Satanas, nila ni Kaipas, nila ni Anas, ni Gamaliel, at iba pa mga Hudyo. Nasabi ni Poncio Pilato, sige, hatulan ninyo sila, siya, ayon sa inyong batas. Ako ako ng tubig. Magpunas ako sa kamay para katunayan na hindi wala akong pananagutan sa dugo na yan. So yan ang nangyayari. Hinatulan si Yahawasay ayon sa batas ng mga Hebrew-Israelite kasi Hebrew si Yahawasay. Pinangak siya sa tribe ni Judah. Oh, hinatulan. Bitin sa punong kahoy. Hindi sa cross. Malaking kasinungalingan na ipadala, ipapasok mo nga namatay sa cross. Mali. Dahil sa batas ng Hebrew-Israelite, sa batas, ay bibitin sa punong kahoy. Okay yun. Tingnan natin. Alamin natin kung sino itong ano, Jesus. Yung G. Yesian sa Hebrew to ha. Hebrew. Translate sa English. Ang J, yes. Ngayon, ang sauce, ito sauce, horse. Ito, pabasa. Horse. Horse. O kabayo. Sa ibig sabihin yung G, sauce, sa Hebrew yan, ito translate sa English, yung G, sauce, ay oo. Kabayo, yes, horse. Si Hayop, yung Jesus. O, kaya dito tayo sa atin. O, yung egg, yes pa rin. Latin na ito, English. Yung sauce, pig. Yes, pig. Sa Tagalog, oo, baboy. E ano yung Jesus? Yes, pig. Oo, baboy. Baboy. Sa Latin, oo, baboy. Sa Hebrew, oo, kabayo. Yes, horse. Sinasamba ninyo ang hayop, kabayo, baboy. Ngayon, ito pa. Ah. Horse. Pig. Ayan ang Jesus. There is no salvation into animals by invoking these names. It's actually invoking to animals. Walang kaligtasan sa dalawang hayop na sa pamagitan ng pagtawag sa pangalan ng ito ay aktwal na pagtawag sa dalawang hayop. Pag sabi mo, oh Jesus, tinawag mo dalawang hayop, oh baboy, oh kabayo. Nadig lang! So kayo mga pastor, mga bishop ng born again Christian, hindi bali sa Katolik, wala naman yan sila, kayo, concern ako sa inyo kasi naka-step 1 na kayo para sa katinuan pero kulang pa kasi ang ginagamit kasi ninyo Bible ng Satanic. Medyo na malalaman nyo kasi may mga tupa hindi alagaan eh. Kayo ang nagdadala sa kanila, nag-akay. Kung ginaakay ninyo sila sa mali, kung bulag kayo sa katotohanan, ang bulag mag-akay sa kapwa bulag, kapwa mahulog sa hukay, sa bangin. Yan ang ala, kailangan magising kayo sa katotohanan. Ito po ang purpose na pangarap sa YouTube channel ito na magkaroon ng malawak na impormasyon na malaman ninyo ang katotohanan na matagal ng nalinglang ang isang katauhan at tayo dapat magising. Pagsamba mo yung Jesus, dalawang hayop ang tinawag mo dito, kabayo at saka baboy. Pagsabi yung Jesus, Jesus, oh, kabayo, kabayo, baboy, baboy yan. Hayop yan eh. Ito pa, may isa pang hayop isa.
sa National Geographic ha, sa ayon sa kanila, National Geographic, ang Jesus Christ, lizard daw. Ano yung lizard? Butiki. Oo. Oh, dito, dito tayo sa Tagalog. Basa. Silikos ay isang ginos ng malaking morito panit butiki na karaniwang kilala bilang basilis na katutubong sa tibog Mexico, gitnang Amerika at hilagang tibog Amerika. Ang ginos ay naglalaman ng apat na uri ng hayop na karaniwang kilala bilang Jesus Christ butiki. Ang simpleng Jesus butiki dahil sa kanilang kakayahang tumakbo sa tubig ng makabuluhang distansya bago lumubog. Ita mo ha, hindi ako naninira kay Jesus Christ ha. Mismo na ang National Geographic nagsabi na ang Jesus Christ lizard po yan, butiki, hayop, kabayo, baboy, butiki, tatlong hayop na. Ngayon, who worship the beast? Sino ang sumamba sa hayop? Ang Jesus Christ ay kabayo, ay baboy, ay butiki. Sino ang hayop? Siya si Jesus Christ. Magising kayo sa katotohanan kasi pag mamatay kayo na ito ang pinaniwalaan yung Jesus Christ na yan, hindi kayo sa langit mapunta sa impyerno at wala na kong sagutin. Nagungugat ng liig ko sa kakasabi ha. Pero pag matigas ang ulo, masyado napapahal ko na si Jesus kasi maraming sentimental value sa akin si Jesus. Muntik ako na matay, nabuhay ako na kay Jesus. May himala si Satanas, alam mo ba yon? May himala. Marunong maghimala. Hindi sa makalila kung wala si mala. Porkit may himala, naniwala ka agad. Alamin nyo ang truth, ang katotohanan, kung sino ba talaga yung Jesus Christ na yan. Na ngayon, giselebrate ang kaarawan niya. Bukas, December 25. Oh, English Star, Revelation 13. Richard Estagalo. Oh, basa. Revelation chapter 13, verse 15-18. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at mga daya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa loob at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito ay may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Hayop ha? Pero yung hayop na yan, nakapangalan sa tao. Ano bang nakapangalan sa tao? Jesus. Pero hayop. Kasi yung Jesus, sa Hebrew, kabayo. Oo, kabayo. Oh, yes, your horse. Sa Latin, yes, pig. Sa National Geographic, butike. Sorry, hayop. Ngayon, papatayin ang hindi sumamba sa hayop. Pagdating ng one world religion, pag mangangaral ka na hindi si Jesus Christ pinangaral mo, papatayin. Pag maging one world religion, malapit na. Handa naman yung head namin magpaputol eh. Kaya Pastor Richard, eh, handa pa tayong magpaputol na liay, mangaral tayo. Handa tayo. Putulin lang naman eh. Babalik ko naman ulit ni Yawasay. So, yan ang nangyayari. Laman. Oo. Oh, kayo mga membro, lalapitan kayo, ibahay-bahay. Oh,
Jesus Christ kayo! Sabi, hindi, hindi. Yawa siya kami. O, putol na eh. Sabi na, ah, sige, sige, Jesus Christ. Huwag mo nang putulin na eh. Ayan, makikita ngayon kung sino yung malamya sa panampalataya. Handa ba kayo magpuputol din sa niya? Ikaw, Trace. Maging kwa. Ayaw niya. Ayaw niya sa paputol. Ngayon, ang real picture daw ni Jesus, ito raw. Kasi ito pogi, European o pogi, ito super pangit. Ito super. Ayan. Sabi na ito daw ang real picture ni Jesus. Ayan, di ba? Iba ang itsura at iba-iba ang mukha ni Jesus daw. O yun, iba-ibang mukha. O pagdating ito. Yan daw ang nakita doon. Ang panalaya yan. Ayan. Ngayon, sino ba ito? Si Yahawa siya ito eh. Yung pagbalik niya, nasa Revelation mabasa, ito na, ubani na. Dito kasi nagpatina kasi siya dito eh. Ngayon, pagbalik, hindi na nagpatina, uba na. Ako itim, nagpatina ako eh. Pagbalik ko, hindi na magpatina. Hindi yan ah. Baka sabihin niyo ako siya, siya, no, no. Si Yahawa siya yan, ako lagi ko magpatina. Nabasa nga dito. The face of our Messiah, based on biblical evidences, his real Hebrew name is Yahawashai. Kasi ito ha, ito yung nakalagay sa Revelation, gibis niya ang mukha. Messiah based on the description on the Revelation. Ito, binabasa ito sa Galilee. Basta pakibasa ito. The Messiah, based on forensic anthropology,